Anong sikreto, boss? Sinto-sinto ka talaga! Eh kung alam ko, manghuhula pa ba ako? Ito ang gusto kong trabahuin mo, Negro. Paglabas ni Gary, subaybayan mo siya. Gusto kong malaman kung anong iniingatan nilang lihim ni Amante. Di ba, boss, na naimbestigan ko na sila noon? At nalaman ko na sinusuportahan ni Amante ang pamilya ni Gary? Nalaman mo ba kung bakit inobliga ni Amante na suportahan ang pamilya ng taong itinuring silang mortal na kaaway? Bakit nga ba, boss? Yun nga ang aalamin mo kung bakit. Oo nga, no? Hindi ko talaga alam kung saan mo kinuha yung utak mo. Sama talaga ang kutob ko. Hindi ako naniniwalang pagkakawang-gawa lang ang lahat ng dahilan na yun. Kahit paano paikot-ikotin ni Amante, nakakapagduda pa rin ang mga kilos niya. Abangan mo paglaya ni Gary. Gawin mo ang lahat ng paraan para matuklasan natin ang lihim nila. Masama itong nangyayari ito, Negro. Masama. Nanay Binay, parang ako din yan eh. Takot sa ospital. Pakiramdam daw niya, mas gagaling siya kung dito na lang siya sa bahay. Tinanong ko naman kay Dr. Rivas kung okay lang. Okay naman daw, pwedeng dito na lang siya magpagaling sa bahay. Ano ba ang dahilan na inatake siya? Sabi na pagod daw. Kasalukuyan magkausap nga sila ni Clara nung atakihin si nanay. Eh, mabuti pa, magpahinga muna siya ng gusto. Eh, tumawag ka na lang sa agency at kumuha ka ng mga katulong dito sa bahay. Hi, Daddy! Nandito ka na pala. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Nanay Binay? Oo, Clara. Naitawag sa akin ng mami mo bago ko umuwi sa opisina. Si Dado ba hindi pa dumarating? Dumating na ba, Mami? Hindi pa. Eh, tumawag din sa akin sa opisina. Kasama daw si Eris at Jeffoy. Oo. Oh, nasan daw sila? Pauwi na nga raw. Sa mga nangyari doon sa bata, nilagnat daw eh. Si Jepoy. Oh, eto ang juice oh. Si Mara ang nagtimpla niya. Thank you. Isang nga pala si Mara. Ay, pumasok na sa loob. Naku, nalungkot yato sa pag-alis nila Eros at Jepoy. Kasi naman eh, di nawalan siya ng kalaro. Ay nako, sa palagay niyo ba eh, hindi lalong susungitan ni Clara mga batang yun? Kawawa naman, lalo na si Jepoy. Oo nga, alam mo kung hindi lang nakakahiya, aampunin ko na sana sila eh. Ang papogi pa naman. Kaya lang nakakahiya kina Sir Amante at Ma'am Almira. Naku, ako nga ang higit na nahihiya sa kanila eh. Isipin nyo na lang, mula nung mabilanggo si Gary eh, sila na ang sumusuporta sa amin ni Mara. Alam niyo, siguro kahit habang buhay ako magpaalipin sa kanila eh, kulang pa rin, hindi ko pa rin sila mababayaran. Mari naman, hindi ka naman nila inuobligang magbayad at saka ang ginawa nilang pagtulong sa'yo, eh hindi naman naghihintay ng kabayaran. Oo nga naman, Mara, hindi naman ikaw humingi ng tulong sa kanila eh. Sila mismo ang kusang loob na nagbigay ng tulong sa'yo. Kusang loob man o hindi, malaki pa rin ang tinatanaw kong utang na loob sa kanila.
kung sa bagay, pero mare, huwag kang mag-alala at paglaya naman ni Gary, may katulong ka na sa paghahanap buhay. Yun na ang pagkakataon mo para makatulong ka sa mga Del Valle at makabayad pala. Uy, maiba nga pala ako. Total naman, hindi kami natuloy nila Green sa pagpunta sa mansyon. Eh di, dadalawin ko na lang si Gary, sabay didiretso na rin ako sa Divisoria. Sige. Bahala ka. At saka pakita nung mga kay Gary kung matutuloy yung pagbibigay sa kanya ng parol para naman mapaghandaan natin ang pagdating niya, hindi ba? Oo, ano? Tuloy na kaya ang paglaya ni Gary? Naku, sinigurado niya sa akin nung huli akong dumalaw sa kanya. Eh siguro naman eh, paihintulot na ng Diyos na magkasama-sama kami muli. Napakahaba na rin ang panahon na pinag-usahan niya ka ng mga kasalanan eh. Magkikita na sila ng mag-ama. Hari naman. Kagagaling-galing nga pala dito kanina ni Mr. Torres. Oh, kumusta ang printing house? Ayun, nagka-problema daw, pero baka naman maagapan yun bago daw lumala. Problema? Eh, wala na rin si Enrico. Ano pa ang magiging problema nila? Sabi niya, dalawa daw sa kliyente natin ang hindi na umorder sa atin na libro. Kung hindi ko aagapan to, eh baka lahat ng kliyente natin maubos na. Ang sabi nila eh, umorder daw sa ibang publishing house eh. Kaya ano magiging dahilan? Halos taon-taon sa atin umu-order ng libro yun. Lalo na ngayon, magbubukas ang klase. Ano ka ba? Hindi ko rin maintindihan eh. Hindi bale. Malalaman ko rin ang totoong dahilan yan. Siguro naman, 2 weeks from now, magaling-galing na rin ako. A-attend ako ng school board meeting para malaman ko talaga, baka naman merong mga requirements ng DEX na hindi naman natin nasusunod. Kailangan agapan mo yung problema na yan. Marami pa naman tayong naka-imbak doon na raw materials. Kapag nawalan tayo ng kliyente, siguradong malulugi ang kumpanya. Hindi lang yun. Ang isa pa, hindi ba kapapalit lang natin ang bago yung mga makinarya natin? Eh, yun na nga. Teka, may iba nga pala tayo na usapan. May binalita sa akin si Attorney Velez tungkol kay Gary. Oh, bakit daw? Eh, isa sa mga araw na to, lalaya na si Gary. Sige, pasok kayo. Dali, pumasok. Sige, upo. Hintayin niyo ako dyan, ha? Tatawagin ko lang si Sir at saka si Ma'am. Sandali lang, Dado. Iwan mo na sila. Ako nang bahala sa kanila. Eh, hindi ka ba nakakaintindi din ng Tagalog? Sabi ko, iwan mo na sila. Yepoy, Iris, siya na ang bahala sa inyo. Salamat po, Mang Dado. Sige. Sige na. Pwede ba tumayo kayo? Saan ba nagbakasyon ng mga bakasyonista? Ang gagaling din naman ninyo. Kayo na nga inampun dito. Kayo pa may gana magmalaki at nilayasan niyo pa kami. Sa susunod na lalayas kayo, yung totoo. Ha? Yung hindi na kayo makikita. Alam niyo ba kung sa maganda bumiyahe pag umalis kayo ulit? Sa impyerno. E di ituro mo sa amin ang sakayan at pupunta kami dun. Ikaw ah? Huwag kang poporma sa akin. Ha? Baka tirisin kita. Pasensya ka na, Clara. Ay, Senyorita Clara. Hindi na po kami uulit. Mabuti. Mabuti sinabi niya. At kayong dalawa, doon talagang gusto niyo ako makasundo. Lahat ng iuutos ko, yun lang ang gagawin niyo. At kahit ano pa ang gawin ko sa inyo, walang malalaman ng mami at daddy ko. Ngayon, kung tutol kayo sa sinabi ko, gusto ko ngayon pala magkaalaman na tayo. Ano? Sagot! Ha? Ano? Ha?
Sugot! Bakit? Ano bang gagawin mo sa amin na hindi kailangan malaman ng daddy at mami mo? Ba, kahit ba ano eh. Basta ginusto ko tapos. Umahig na tayo. Hindi naman tayo kakatayan yan eh. Eh kung palakarin tayo ng patiwarik. Di pag-aralan natin maglakad ng tiwarik. Pero, pakakainin niyo kami ha? Oo! Kakain kayo, pero doon sa kusina. Sige, paig na kami. Eh di natakot din kayo magutom. Tatandaan niyo to ha. Pag tinanong kayo ng mami at daddy ko kung bakit kayo naglayas, isa lang isasagot niyo. Tinatablan din kayo ng hiya dahil pareho kayong magulo dito. Maintindihan niyo? Opo. Opo. Mabuti. Sige, diretso sa quarter. Isahan ka agad ang paglilinis. Saan naman kaya dumaan-daan nila? Napakatagal. Maring Susan! Ano ko yan? Ano na? Good news! Wala, Green, mabuti nandito ka pa. Eh kaya nga, no, ang tagal-tagal mo. Kita mo, minanas ako ng kahihintay sa'yo. Huwag ka nga magsimang ko dyan. Kutakot-takot na traffic ang dinaanan ko, ha? Ano nangyari sa lakad mo, CJ? Nagkita ba kayo ni Gary? Naku, Mare, amo. Akala ko minalas na ako. Dahil hindi ko doon dinatlan si Gary. Wala si Gary doon? Wala. Pero huwag kakabahan dahil may magandang balita kung bakit wala doon si Gary. Naku, huwag mo na kaming ibitin, CJ. Eh, kwento mo, bakit nasa ano si Gary? Hoy, pwede ba? Diretsahin mo na nga at huwag ka ng mga pa-suspense pang naalalaman mo dyan. Dali ang sabihin mo na, no? Ba't ka mo nagigingin? Huwag mo ako sigawan, ha? Nagmumukha akong tanga. Eh, ang arte-arte mo, eh! CJ, sige na, sabihin mo na sa amin. Nasaan si Gary? Mare, magsaya ka na. Dahil kaya pala hindi ko inabutan doon si Gary kaninang hapon ay dahil sa, tararan, nakalaya na si Gary! Nakalaya na si Gary! Siya nakalabas. Maganda siguro ang record na ipinakita niya. Ewan, kaya siguro nabigyan ng parol. Attorney, bukas na lang tatawagan. Good night. Bakit, amante? Si Gary nakalabas na. Ay, mabuti naman. Sana naman madala na siya sa tagal ng pagkakakulong niya, no? Tsaka, sana naman tuluyan na siya magbago. Sana nga. Yung nga palang mga bata ba, nakausap mo na? Si Jepoy, kumusta? Kanina. Okay naman sila. Nakausap ko si Jepoy kanina. Umami na rin sila kung bakit sila umalis. Sabi nila sa akin, nahihiya daw sila sa atin, kaya naisipan na nila maglayas. Humingi sila sa akin ng patawad, tsaka nangako silang hindi na raw nila uulitin. Sasabi kaya sila ng totoo? Yung kaya ang tunay na dahilan kung bakit sila naglayas dito? Bakit? Ano ba hinala mo? Oh, anong nangyari? Boss, tama yung ibinalita mo. Oh. Nakalaya na si Gary. Pinunta mo? Wala na sa munti eh. Pero ipinagtanong ko kung saan siya nakatira. Tsak na doon din diretso yun. Hindi ka layo, andito ang bahay. Bumalik ka, subaybayan mo si Gary. Aalamin natin kung anong sekreto nila ni Amante. Nahiya pa ba kayo sa akin? Ito pa, oh. Busog na ako, eh. Akala hindi pa. Eris, ano yung sinabi nyo kanina ng tinanong kayo ng mami ko? Eh, di yung sinabi mo. Ano nga yung sinabi nyo, hindi sinabi ko? Eh, di umalis kami dito kasi nahihiya na kami ni Jepoy dahil pareho kaming magulo.
Hindi naman kaya nakahal tayong mami ko na hindi kayo nagsasabi ng totoo. Ano ba sabihin ko pa kung hindi totoo? Jepoy ah, pagagalitin mo na naman ako eh. Clara, ano ba yan? Paborito ni Gary. Oh, si G, ikaw magluto doon ha. Oh, sige, sige, sige. Isang putahe na rin yun eh. Ay, tika mo na yung sulat mo yung sahog. Di ko alam yung sahog. Pambihira naman kayo. Eto na nga, inililista ko eh. Basta maghanap na kayo ng isa pang putahe. Basta yung paborito lang ni Gary ha. Banda ng musiko. Order tayo. Sobrang naman. Kainis ka naman, oh. Pagkain na lang isipin natin. Mga paborito ulam ng itay mo lulutuin natin bukas, Mara. Uy, may tao. Ay, baka na yun si Cosme, yung inutusan ko para kumuha ng ubod sa lumbyan sa Riwa. Ako na po yung mag-uha. Ako na po yung mag-uha. Lakad. Ano ba? Ano pa? Ako ma. Asusena kaya. Diyos ko. Ako ba naman? Thank you.